my Lords, Ephesians chapter 6. Tuloy po natin ating pag-aaralan. Ephesians 12:16, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities. Our Christian warfare is not fleshly, not carnal, but it is spiritual. And it is a more difficult battle because the enemy is unseen. Hindi natin ito na kalaban. We are fighting against angelic forces. We don't get tired. They don't sleep. They don't get hungry. And they work 24/7. So we are pitted against a very structured and organized enemy. And we have no chance of winning if we will fight them only by our own strength and by our own means. That's why God provided us with sets of weaponry that we might be able to withstand against the wiles of the devil. Against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. So what is being described here are angelic forces, demonic force working in different strata. So these are different rankings of angels working in different, operating in different areas. Verse 13, therefore take up, ito po ang provision ng Panginoon for this spiritual battle. Therefore take up the whole armor of God, not partial, wala tayong iiwan dyan, na weaponry, lahat, bitin natin, lahat isusot natin if we are to have a chance of winning. So, therefore, take up the whole or the full armor of God, that she may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. So, it is about Christian battle. Fight against the demons. 14, stand therefore, having girded your waist with truth. What is the girdle of truth? It is the knowledge of the truth. We cannot be effective soldiers of the Lord if we don't have knowledge of the truth. And we're going to find the truth. John 17:17, thy word is truth. We must at least be knowledgeable of the basic truths of the Bible. Not only knowledge of the Bible or of the truth, but truthfulness. Or free of sham and hypocrisy. It speaks of genuine commitment, no? Truthfulness. Gusto po nating manalo sa spiritual battle, eh, we should be committed, no? Sa Panginoon. Hindi yung superficial na paglilingkod, o paibabaw, o hypocritical na paglilingkod. Kailangan bindibat paglilingkod sa Panginoon. Devoted. Ayun ang unbeliever, eh. Hopelessly devoted, eh. Diba? Sabihin mo, unbeliever yan, ha? Obvious na nga, devoted pa rin. Diba may song ka rin yan? Ano title number ko? Hopelessly devoted. Parang fighting, losing battle. You keep on fighting even. Parang mga, mauti, no? They keep on fighting a losing battle. Huwag lalay. Lalaban ka pa, alam mo naman, hindi ka naman nanalo. Fighting a losing battle. And yet they keep on doing it, ano? How much more, ano? Tayo po eh, nasa winning side tayo eh. Alam niyo po, even though we are fighting battles, the war is already over. Tapos na kong dimaan. What we're doing now is just fighting markets, ano, of battle. So, tapos na po ang gera, ang buong dimaan, tapos na po. The Lord was the victor. Tapos na lumabas na naging mapagtagumpay. And then, having put on the breastplate of righteousness, so this is the practical righteousness of holy living. Keep on thinking holy thoughts, righteous thoughts, doing right deeds or works of righteousness. Keep on thinking what is right and not what is wrong. Whatsoever things are true, pure, if it's of any virtue, of any praise, think on these things. So we need to protect our heart or our minds and our emotions, not to think and feel the wrong things.
Hindi yung tama na isipin or righteous thing to thought, righteous things to feel. That's how to guard our emotions and our minds. Napaka-importante yan because those are the two areas that the fiercest of battles is being waged. Ang pinakamatinding labanan, mga frontline ng labanan ay sa isipan ng Kristiyano. Dito yan. Gawin ko ba? Susunod ba ako sa Biblia? O pakinggan ko, nararamdaman ko. Ganyan eh. Parate ang digmaan nasa isipan. Magsisimba ako o hindi? Magtatype o hindi? Magtatapat o pagbigyan ko naman ang sarili ko muna ngayon? Hindi, pag-backs pa eh. 3 months lang naman. Ganyan, 2 months lang naman. Pero mga ganyan, no? Minsan eh, ang iisip ay sayang. Sana matagal-tagal pa ako nasa iyo. Pinapagsawahan ko na lahat. Ganyan, ano? Yung mga nakukwentuhan ng Kristiyano, eh, pati sila, nakahawa. Nakainis kasi, bata ba ako nasa iyo? Hindi ko tuloy naranasan yan. Naingit pa, ano? Alam niyo, okay, naingit din sa mga nakaranas ng lahat ng uri ng kasalanan. Pagpasalamat ka that God spared you. Na na-spare ka doon sa ganong uri ng kasalanan. Dahil yung mga nakaranas yan, mga kapatid, eh, yan na yan, basic side effect yan. Although napapatawad ang kasalanan, pero yung marka ang iwanan, Sometimes ang marka, hindi lamang sa kaluluwa, kundi sa katawan, marka ng kasalanan, eh, yun eh. Talaga po ang pako, kung nagpako ka, bunutin mo man yan, kahit wala na yung pako, yung marka ng pako ay iwan. Ganun din po ang mga broken glasses. Pwede mong i-glue, pwede mong isement, pero pag-uho man yan, the mark lives. Oh, may iwan ang marka niyan, or stays. So, meron ano, meron sa technology. Huwag natin kaingitan. At kung meron pong advantage din yan, may mga mabuting dulot din yan, dahil pag naalala mo yung mga kasalanan mo, lalo ka kung nag-appreciate the forgiveness. And the more you appreciate the forgiveness, the more you commit yourself to God. The more you love God for the amount of sins that you have forgiven you. Pero mga walang maranasan yan, wala silang pabuhugutan ng ganyan eh, except sa instruction ng Biblia. Yung naman ang pagkakalina ng kanilang motivation. And then verse 15, having shod your feet with the preparation or readiness of the gospel of peace. One way to ready ourselves, to prepare ourselves in this spiritual conflict is realizing the gospel of peace or the marvelous proof that we are already at peace with God. Nung tayo pinanagpalataya sa Panginoon, therefore being justified by faith, Romans 5:1, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Yan po isang katotohanan ng magandang babalik-balikan ng mga kanila. Every time you encounter temptation from Satan, temptation to be discouraged, temptation to backslide, temptation to feel defeated, temptation na maging unfaithful, or temptation sa kung ano ng mga temptasyon, eh, babalik-balikan mo yan. Pag inaalala mo yan, ako makakatayo ko ulit. Pag inaalala mo na ikaw ay nasa panig ng Panginoon, dati kang kaaway na yun sa panig ka ng Panginoon. Alam niyo po, meron ilang mga karakter sa Bible na pa-realize nila niya ang Panginoon na nasa panig nila, no? Great fits ang kanilang mga na-accomplish. Isa na dyan si Gideon. Siya yung unang-unang, isa sa mga kumalag, no? Sa mga invaders. Dahil inaapi sila ng mga Midianites, hayaan na sila magpanin, pero pamalatin na mag-harvest. Parating na mga Midianites. Napakaraan nila sa sand of the sea. Ngayon, ginagawa ni Gideon, kung siya mag-harvest, para matag doon yung mga hinahampas, ano, yung pag gusto mong mahiwalay, magiliit, ano, katagiliit. Walang parang nga rin sa atin, ano. Para ihiwalay na yung mga butil doon sa plant, no? Kung hindi yan na pinapakan sa mga hayop, kaya nakikita ko sa probinsya, wala kang pressure, hinahampas, ano? Hinahampas yan. Meron silang tool, 2 pieces of wood, metal yan, ginagapos yan, and then, tsaka, hinahampas. Kung ginagawa yan ni Gideon sa kuweba,
ayaw niyang kapitan ng mga. So, pumalat siya, lumaban siya, he blew the trumpet. Maraming lumakas sa loob at sumama sa kanya. 32,000. Sabi ng Diyos, Gideon, masyado marami yan. Makapaglalaan mo kayo. You get credit for your victory. Baka sabihin ng tao, eh, madami kasi kami. Bawas mo yan. Sabihin mo, lahat ng naduduwa, umuwi na. Bilhin Gideon, sige. Lahat ng naduduwa sa digmaan, umuwi na. Alam niyo, ilan ang buwi? Alahat eh. Ilan ang natira? 16,000. Sabi ng Panginoon, Gideon, marami pa rin yan. Pagpuntay mo sa ilog. Painumin mo sila sa ilog, obserbahan mo. Lahat ng susubsob ka lang mo sa ilog, susubsob ang mukha, pauwi mo na. Yung mga bakit kita mong, they will scoop their hands on the water. And then they will drink from the palms of their hands. Yun ang isa mo. Eh, 300 lang. Ang uminom sa kamay nila. Yung 16,700 ang ginawa, subsob na lang, tinawal lang yung ilog, ano, at sinubsob na lang mukha nila. Tsaka uminom, sabi ng Panginoon, they will not make good soldiers. At pagkasubog-sub ka lang, hindi ka aware sa nangyayas sa paligid mo, eh, madali kang mamamatay. Yung mga umispok ng kamay, ng tubig sa kanilang kamay. At 300 ka lang, na gano'n. Sabi din ng Panginoon, tama na yan, pwede na yan. At kalaban nila, as the son of the sea. At hindi nyo ang Panginoon. Ano mangyayari ito? Akong bahala, sabi ng Panginoon. Ano pong armas namin? Dama kayo ng mga palayok. Hira, no? Palayok lang ang pagdigma namin. Dala lang ang espada. Wag. Kaya dala ng espada. Ano ba po? Bukod sa palayok. Mga sudo. Ayan, yan ang ninyo. Eh, kabago si Gideon. Ano nyo? Baka. O, pati trumpet. Alam, paano kami nanalo ng ganito? Pag ni Gideon, bigyan niyo po ako ng assurance. Ano nanalo kami? Panginoon, ito ha, kayo mag-alit sa akin, ano, lalagay dito mga fleece dito sa labas. Pag ito'y nabasa, at yung lupa, tuyo, eh, naniniwa lahat ang mananalo. Nabukasan, naniniwa niya yung mga fleece, yung balat ng lupa, basa. Tama na, ano sa labas mo, basa, at yung lupa, dry. Diba? God will bless us in this battle. Eh, kulang pa rin ang kumpiyansa ni Gideon, Panginoon. Hindi pa ako sigurado eh. Baliktarin ko po para makasiguro ko. Basa naman yung lupa, tapos yung please tuyo. Kinabukasan, binalikan niya. Basa yung lupa, yung please tuyo. Mananalo kami. Binigin niyo. Prepare for battle. So, nung galing niya, nagpangkat sila sa tatlo. Ako sa binigin niyo, mag-ispiya ka kayo. Binigin-ispiya sila. Pagbalik ng mga ispiya, ano sabi? Nagkukwentuhan yung mga tao. Yung mga sundalo ng kalaban, nagkukwentuhan. Nalibutan kami pala dito. Yung kami rin sa sundalo ng kalaban nila, nananginip ako. Parang sinalakay tayo ng mga kalaban. Sinalakay tayo ng mga Israelita. Yung mga kalaban ng panaginip. Nalibutan kami pala dito, dalawang sundalo ng Midianites. Eh. Kung kulihan tayo sa trigo, sa parang sa grain, ano? So parang paiwanin, matatalo sila. So lalong lumakas sa loob ng mga Israelites. Sabi nila, tunay na bibigyan tayo ng tagumpay ng Panginoon. So this 300 confident of winning the battle, dahil kakampi nilang Panginoon, they divided the group themselves into three, at ang kanilang mga ginamit na sandata, unconventional. Sabi ni Gideon, pag tunog ko ng trumpeta, sabay-sabay ninyong basagin na inyong mga banga, at sumigaw kayo, the sword of the Lord and of Gideon. At ilabas din yung mga sulo. Gera ka, kandila lang doon ako. Pampata sa mata. Na-confuse yung Midianites. What happened? Sa lalis mo po nagpatayan. Pero yung naka-surprise sila. At the middle of the night, tulog sila. Biglang sabay-sabay mababasa ka mga banga. Kanilang pagpanik, sila po nagpatayan, yung mga katabi nila, pinagpapatay nila. So wala nga nila. Si Peter, he felt invincible when he was with the Lord. Alam niya ang Panginoon kakampi niya. Nagsalita lang ang Panginoon. Na, sinong ina-arresto niyo? Sabi ng Panginoon doon sa mga mob na arresto sa kanya. Ang ina-arresto natin ay si Jesus. Ako siya, sabi ng Panginoon. I am he. Pagkasalita ng Panginoon na IMG, ano nangyari? Yung arresting party, bigla no, sabay-sabay na,
kasubsob. Napakakapangyarihan ng Panginoon. At sa salita alam niya na, ako siya. I am he. Kasubsob. Lumakas ang loob ni Peter. Kaya nung kay dadamba sa Panginoon at tutunggaba ng Panginoon, mumugot si Pedro ng kanyang espada at tinaga. Ako lang, mamilag. Kaya nga natagpas. Kaya nga tumalbos. Anong sabi ng Panginoon kay Pedro? Kaya mo siya na, special, no? Na nabubuhay sa tabak ay sa tabak din mamamatay. Nabubuhay sa baril, ano? Ewan sa baril din mamamatay. Saan ka nabubuhay? Mamamatay. Kinabit ng Panginoon yung tenga ni Malbor, dumikit. No? But the point there is, pag na-realize mo na nasa sa mga Panginoon, okay, iba ang pilip mo eh. Talagang you will never feel any feeling of defeat. You will feel invincible. Same thing is true with Jehoshaphat. Nervous siya ng todo. Bigla niyang nirimind ang Panginoon. Panginoon, naalala niyo ba ang prayer ng aming hari sa Solomon? Ang ating magulang na si Solomon, nung kung kami mananalangin dito sa templong ito sa inyong tahanan, pag kami inapin ang aming mga kaaway, sumugod kayo na magtatanggol nyo kami. Sabi ng Panginoon Diyos, huwag kang matakot. Dahil ang digmaan ay hindi digmaan ng tao. The battle is the Lord's. So they fought their battle without even using a weapon. Alam niyo po, kapag nasa side namin ang Panginoon, ano, tayo po ay malakas. So we have to keep on reminding ourselves, especially pag tayo ay pinapanak ang mga temptation na sa ita. Alam niyo po, pinakamatinding panak na, alam niyo yung siyam? Yung siyam kung paano tumarabaw sa Satanas? How Satan operates? How the demons operates? Natatanda pa ba ninyo? Ano yung number one dyan? Ano yung number one doon sa how Satan would operate on his demons? Ano yung muna dyan? He will attack the integrity or the character of God. Pag gusto palabasin ni Satanas ng Diyos is not worthy of your trust. So he will attack the motive of God. He will attack the character of God. He will attack the integrity of God. Yan yung unang apoy ng tentasyon na kanyang ipinuhol kay Adam and Eve. Kinuwestiyon niya ang motibo ng Diyos. Sinabi ba ng Diyos, ako kayong kakain ng prutas? Ano sabi ni Eva? Hindi. Sabi ng Diyos, malaya kaming pamansala. Maalitan sa nasa Diyos. Alam niyo ba kung bakit binawalan niya siya? So nagkakasta ng doubt. Kasi ang Diyos may masamang motibo. Batid niya na pag kinain niya, matutulad kayo sa kanya, magiging kagaya kayo ng Diyos. Nakakapagpasya sa sarili kung ano ang mabuti at masama. Alam niyo po yung deciding what is good and wrong for us. Pero ganun dyan na siya eh. He is the creator. At siya may karapatang magdikta kung ano mabuti at masama para sa atin. Pero yung prerogative na yung mabuti, gusto magawin ng tao. From now on, wala na makapagsasabi kung mabuti at masama sa akin. Except myself. And that is the very root, that is the one thing, the principle behind every sin committed. Tandaan po natin, walang kasalanan ginawa na hindi mo alam na kasalanan niya. Every sin committed by a person is premeditated. Every sin that will be committed, parating merong premeditation niyan sa isip. Gagawin ko ba o hindi? But your desire to obey the sin, your desire to commit the sin is greater than your desire to obey God. So ang nauna dyan is yourself. You want to follow yourself rather than follow the Creator and the King of this universe. So that is equivalent to challenging God. Ina-challenge namin ang Panginoon. Yan ang ginawa ni, Adan, no? Yan ang ginawa ni Lucifer. They tried to challenge the King of this universe. Alam niyo po, pag nakakita ka ng pako at sipahin mo yan, hindi ka mananalo sa pako. You will just keep on hurting and destroying yourself. And that is what will happen to man.
every time they will challenge God. Pero bang kasalanan, hindi mo alam na kasalanan niya? Alam mo yan. Pero ginagawa ng tao, they keep on challenging God. And man will never win against God. Hindi tayo mananalo sa Diyos. Kaya po ang ginagawa ng Satanas, upo-questionin niya ang karakter ng Diyos, ang motivo ng Diyos. He will cast doubt in our minds. He will put wedge, he will drive wedge to separate you from your God. Dahil ang lakas natin, mga kapatid, manggagalit sa pagtitiwala sa Diyos. Kaya gusto niyang i-paint ang picture ng Diyos na hindi siya kapaniwala. Ang kanyang pangako, hindi na pagkakatiwalaan. Ang kanyang salita. Ilang ulit na tayo, mga kapatid, na alam niyong prinsipyo ng Biblia. Pero na ginagawa natin, we justify our actions. Diba? Nag-isip tayo ng mga justification. Alam naman siguro ng Diyos na kailangan kong kumain. Diba? Hindi mo na ako magtatahin. Alam naman siguro ng Diyos. Alam naman, mga kapatid, God will never understand. And God will never bend His principle to accommodate man. Hindi niya ibababa ka ng standard para i-accommodate kakainahan natin. What God declared to be true, what God declared to be right, will remain right forever. Kung anong dineklaranan niya sa tama, ay manatiling tama magpakailanman. At hindi nag-aantay yan ng sitwasyon para magiging justifiable ang ating pag-oppose dyan. Ang tao parating depende sa inyo. Depende sa sitwasyon. Alam naman siguro ng Diyos na may sakit ako o narugutom ako o kailangan kong kumain, hindi mo natin kapatid. Maunawaan naman siguro ng Diyos na ito lang ang negosyo ko. Alam niyo po, hindi maunawaan ng Diyos. At hindi bababa ng Diyos ang kanyang standard para i-accommodate. So, ilang ulit na po tayong nag-justify, no? Nag-isip tayo ng justification sa ating paglabag sa salita ng Diyos. Ano nangyayari, mga kapatid? Pinipay ko sa manas ng salita ng Diyos ay hindi ka paniniwala na hindi ito standard na pwedeng merong way around. Alam niyo po, sa batas ng tao, pwede yun eh. Yung maraming loopholes, di ba? Pinabigyan niyo yung batas. Pero ang mga abogado, lalo ang mga abogado, di ba? Parating sila nakakaisip kung ano nandito. They kept on thinking of ways, ano? Or way around. Marami pa sila ng palusot. Paano? Pagkaganito, pwede na yan. Pagkaganito, pwede na to. Pagkaganito si Tonyo. Hindi naman batas na nagsasabi yung ganito. So, ano nang isa't mga exemption? Ano nyo po ang Biblia, hindi ito ang standard? Ano nang exemption yan? Ang salita ng Diyos, paasahan. Ang salita ng Diyos, kapagkakatiwalaan. Ang salita ng Diyos, authority ng buhay. At hindi pwedeng baliin kasi ganito naman ang sitwasyon na yun. Ganito naman ang sitwasyon. Kasi ganito naman ang kalagayan din. Maunawaan naman siguro ng Diyos. Ano niyo kung gusto palabasin ni Satanas? Hindi ka paniwala kung diyan ito. Na mahina ito. Na pwedeng i-bend. Pwedeng ibaba. Depende sa sitwasyon. Pero mga kapatid, standard ito. Authority ito. Because this came from an all-knowing God. Galing sa infinitely wise God. At ang wise na Diyos, hindi magkakamali sa kanyang pangalan natin. At sa kanyang mga iniisip. Wala tayong pwede maging justification sa action natin kung labag sa malinaw na prinsipyo ng salita ng Panginoon. So, palalabasin niyo sa katas ng Diyos, hindi ka pwede maniwala ang kanyang salita, hindi makasahan. Gusto ko niyang ilayo. Ang Diyos ay kapanipaniwala. Gusto niyang palabasin, hindi siya kapanipaniwala. Ang kanyang salita ang Diyos. So, hindi nila pakit. Gusto niyang palabasin, ang Diyos hindi kapanipaniwala. Dahil ang pinakalakas ng Kristiyano ay ang kanyang pagpiniwala.
Jehoshaphat felt very strong and invincible, realizing that God was on his side. Ganun din po tayo, mga kapatid. Kailangan ang ating puting matatag. At ang pinakatatag ng ating paa is to keep on reminding ourselves that we are now in God's side and God also is in our side. If God is with us, therefore, there's nothing can defeat a challenge. Sabi ng Bible, we are more than conquerors because of Christ. Bakit? Lahat ng conquerors sa matay eh. In the end, na-conquer din sila eh. Di ba? Alam na, realize mo yan, says for you, lahat ng conqueror, in the end, they were also conquered. Saan nagtapos si Napoleon Bonaparte? Di ba? He died in exile. Saan nagtapos si Hitler? Sabi nila, nagpakamatay. Pero maraming sightings, he was in Argentina. Nagtago ng namahal. Hindi man sila natalo ng kaaway. Infinitely, they were conquered by death. Tama? Lahat ng conqueror, conquered. Kaya sabi ng Biblia, Christians are more than conquerors because of Christ. Because our last enemy ay walang kakayanan sa atin dahil ang death. Ang huling kaaway ng Panginoon ay Jesus na nasa diyan kamatayan. Hindi tayo kaya i-conquer ng kamatayan. Ang sabi ng Diyos na nananampalataya kay Kristo bagaman namatay ay muli pagbubuhay. Hindi tayo makoconquer ng kamatayan dahil ang ating Panginoon ay hindi makoconquer ng kamatayan. Ang kapatid, we are more than conquerors. God is all our side. Kaya po mga kapatid, ay isang malaking source ng ating tibay. Kapag umatak ni sa Satanas ng mga temptation, kapag dududahin tayo, di-discourage tayo, di-depress tayo, you have to remind yourself, I am a child of God. I am already a saved person. Ano kinakalok ko po? Wala kang blessing? Hindi mo na-realize the greatest blessing is already yours? Yes. And that blessing will overshadow any other blessing that this world can offer. Tatalunin ng blessing na yan ang kahit anong yaman. Ngayon, yun na ang Benham Rice. Hindi mo balang araw pagiging Saudi at Pilipinas, supplier ng oil because rich oil ang Benham Rice. Hindi mo yun? Hindi nila, huwag natin gawin Benham para ganyaga. Philippine Rice. Nagkapakayaman yan sa oil. Tapalan niyo po ang Asian countries. Dito na magbibimihan sa atin. Bakit? Ang lapit ng Pilipinas. Kung sa Saudi siya nabibili o sa Iran, dagdag pa sa presyo yung travel, dagdag pa sa presyo yung kasi sila sa transportation dito. Buot sa kalapit na, ang bilis makating ng order, ay mababa ang presyo dahil yung cost sa transport ay mababaos na. Sabi ng Bible, mga kapatid, what shall it profit a man if he gains the whole world and lose his soul? Pero nakamtan ng Kristiyano, ay kaligtasan. Na hindi kayang bayaran ng ihaman ng mundo. Yan ang sinasabi ko, mga kapatid, na huwag tayong malungkot na wala kang blessing dahil ang greatest blessing nasa iyo na. Yay. Ang blessing na yan ay kaligtasan. Alam niyo po, kapag kamisan, na biglang mapapasok sa isip yan na overwhelm ako minsan kahit sa aking gabi. Bigla kong gigisingin yan at dadating sa akin yung thought na yan na I am a child of God. I am a saved person. I will not go to hell. I will go to heaven when I die. Pag namatay ako, hindi na ako pupunta ng impyerno na kagaya ng kasabihin ng iba. Iligtas ako ng Diyos sa impyerno. Iligtas ako sa kasalanan. Magigising ako sa langit parang araw. Mga kapatid, that will overshadow any other blessing that you might receive in this life. Gigante yung blessing na yan. Lilitaw na napakaliit ng blessing na pwede i-offer ng mga. But the dwarf lahat ng blessing na yan. Pag-inupara mo sa blessing ng kaligtasan. And you keep on planting your feet on the gospel of peace. The good news that you are already at peace with God. At nasa pating mo. Parating ko kung na-realize siya ng Kristiyano ko na ang ligtas ko.
wala pong makakakonquest. Meron po the greatest enemy aside from death, you know, Cristiano. Kahit si John Bunyan sa kanyang Pilgrim's Progress, ang higa siya yung alaban ni Christian, he is a giant. Sabi ni Paul, we are more than conquerors. Ano ang pinakamagandang kalaban ni Christian? Maraming causes of discouragement, maraming causes of despondency. Pero kahit ano yung padukaman niya, makukonquer yan ang Panginoon. Nabasa niyo yung Pilgrim's Progress? Every time na mapapalagi sa trouble si Christian, ang Diyos magpapadala ng tutulong sa kanya. Si help, si faith darating, si hope darating, si mercy darating. Mag-realize mo yung mercy, mag-realize mo yung mga promises. Magbubuhay na naman yung faith mo. Pag nangihina yung faith mo, yung hope, darating si hope. Kaya mga tulong na Diyos eh, darating sa iyo. Graces, napadala ng Panginoon, pag-realize mo that you have hope. That's a Christian. At ang hope natin mga kapatid, blessed hope. Alam niyo po, saan bang gamit ng hope? Ang hope, yan po yung expectation that the future is better than the present. Kung mas malala ang inaasahan mo, hindi hope na masasabi yun. Kaya in this world, there is really no hope. Dahil ang mundong ito, palala ng palala. Alam niyo ba yun? There is no hope in this world. Ang ating blessed hope is the world to come. Dahil yung world to come is far and much, much better than this present world. At ang Kristiyano lamang ang mayroong ganyang hope, a blessed hope because we are waiting for the world to come. And in that, and yan, yan mga kapatid, pinapadala ninyo siya. Faith, mercy, hope. Kaya mapagtatagumpayan natin itong higanting ito. Nasa parable ni John Bunyan, ano, dinescribe niya ang isang higante. A giant is faith. Insurmountable art. A giant is faith. Makukonquer yan ng Kristiyano. Dahil nasa panig natin. And then the shield of faith. Ito po yung mag-apat na armor na binigay sa atin. The fourth piece of armor, the shield of faith. During those days, kung sinusulat ng Bible, dalawang common, maraming klase ng shield. But basically, ang popular dyan yung dalawa. Yung round shield, about 2 feet in diameter, lightweight, na nilalagay sa kamay. Nakikita niyo naman siguro ano, yung mga panangga na ginagamit ng mga sundalo. Fastened by 2 leather straps, ano? Like it can. And that is used to what? To shield your body from attack. Either by sword or club or even arrow. Pwede mong ipang salag yan. And the other type of shield is what we call the Tureos. No? At ito yung binabanggit dito sa Bible na the shield of faith. That is the Tureos. The Tureos is made of solid wood and binabalot siya ng metal, if not metal, heavy leather. Ang height niya, mataas, around 4.5 feet. So, mga, alam dito, 4.5 feet, mataas niya. About 2 feet across. Alam mo na, ang kanyang width. At ang height, around 4 feet. At usually, ang gumagamit niya, yung nasa front niya. At sa likod niya, yung mga mawakanan. And usually, yung shield niya, ina-arrange yan sa harapan ng diretso. Sometimes, isang milya or 1.6 kilometers ang haba. And as they advance, nagmamarka sila, nasa harap nila yung malaking panangga na yan. At nasa likod nila yung mga mamamana, kapag kumata. At karaniwang, pag-leader yan, binabasa yan ng tubig. Ang purpose, kasi habang nagmamarka kayo pasalubong, continuous yung barrage of arrows and arrows. At yan ang pinagsasalat. At bakit pinabasa yan? Kasi hindi lamang naman ordinary araw yan na ipapana. Nilalagyan nila yung aboy. Tatalihan nila yung mga rags at isasawsaw sa pitch o sa oil at sisindihan to create more damage. At pag tama niya sa target, mag-splinter yung mga basahin na nasusunod and it will catch fire sa lahat ng
bagay na pwedeng masunog, like weapon, supply, uniform. So, mas malaking damage yung uniform. Kaya binabasa. Para pagtama doon sa shield na basa, ano mangyayari? The fire will be quenched. The fire will be quenched. As sabi sa Ephesians, about 4, taking the shield of faith with which you will be able to quench. Kaya andyan yung salitang quench. All the fiery darts of the wicked one. So hanggang nasa likod ka ng shield, you are safe. Sa every dart na iahagi sa atin ng katawan, sa atin ang mga kaaway ng Panginoon. And the faith being mentioned there, mga kapatid, alam niyo po sa Bible, there are six definitions to the word faith. Meron sa anim na meaning ang salitang faith. Hindi ko may enumerate sa inyo lahat, pero dalawa ang natatandaan ko. Meron faith na hindi sabihin po is the body of truth. Or beliefs. Or creed. Yan ang sabihin sa faith. And there is also meaning to the word faith, which means trust or your confidence. Meron din yung salitang world. Ang world, yan ang meaning ng world sa Bible. Walo. Walo ang meaning ng salitang world. Pag sinabing love not the world, neither the things that are in the world, it means this world system. Pag sinabing, and God created the world and all that therein is, it means the earth. The earth, diba? God who created the world and all the host, meaning God created the earth. So, it's a meaning of world. Pag sinabing, love not the world, neither the things that are in the world, that is the world system. Pag sinabi ng Bible na, the world will hate you because of me. World na meaning ay nako. Unbelievers. Tama? Because they hated me, this world will hate you. Alam ka namang earth, hindi may feeling pa ang earth. Wala. Pwede kang i-hate ang earth. Hindi. Ang world nito that hates us is the unbelievers. Ang mga unbeliever na mga tao. Galing sa Kristiyano. Galit sila sa Diyos, ay identify ka sa Panginoon, they also hate us. Now, going back to this faith, sabi nito, put on the shield of faith. Shield of faith. Anong faith niya? Is it the faith which means the group, the body of group? Ang sabi ni Jude sa atin, let us contend for the faith. Paglaban natin ang ating paniniwala, ang ating belief. Ano po tawag sa belief natin? Baptist faith. Why do we embrace Baptist faith? Because we firmly believe that Baptist faith is biblical faith. There is no use embracing Baptist faith if it is not Bible faith or Bible belief or Bible doctrine. Kaya niyakap natin yung paniniwala ng mga Baptist. Sa paniniwala natin, ang paniniwala ng Baptist, yan ang biblical. Walang saysay ang Baptist faith if it is not biblical. So, ang tinutukoy dyan ng faith, body of truth. Yung katotohanan ng Biblia na ating iyakap. Ang sabi ni Judas, hindi yung Iscariote, malamang si Judas Tadeo, so meron mga ilang mga Judas sa Biblia. Pero yung mga tatlo yata na na-mention na Judas sa Bible. Nasabi niya, ipaglaban ninyo. Kaya, meron kang isang verse sa book of Peter, ano? Be always ready to give an answer. That is apologia or apologetics in English. 15 is the track, 1 Peter 15, be always ready to give an answer. Ibig sabihin tayo mga Kristiyano, huwag ka lang tameme. Nilalapas tangan ng Panginoon, ay hindi ka lang. Binabastos ng Panginoon natin. Binabastos na ang Biblia. Ay, hindi mo naman niniwala ka, gawa lang ng tao. Natural, tao babasa, eh.
taong kasulatan ng Diyos. Kasi hindi ka pwede maniwala kung ibig sa nagsulat ng Bible. Ayaw maniwala niya, gawa ng palaka. Siyempre, gawa ng palaka. Kung tao ang sumulat, natural dahil tao ang magbabasa. Yung ginawang instrumento ng Diyos ang tao ang kasulatan ng Biblia, pero hindi nakakulogan na tao ang gumawa ng Biblia. Sila ang pinasulat ng Diyos, around 40 of them. Ay, hindi ako naniniwala dyan kasi hindi naman na siya salita ng Diyos. Marami dyan salita ng tao. Sabi ko sa usap ko, kagaya na. Wala naman masal. Ay, hindi lahat yan totoo. Ano? Ano na hindi totoo? Hindi naman lang pwede maniwalaan eh. Kagaya naman kami labro. Hindi naman scientific. Natural. Hindi lang mga puro natural phenomeno ang nagsulat dito eh. Dahil hindi naman ito gawa ng tao eh. Hindi naman ito mga record or history ng mga ginawa ng tao. Parami dito, miraculous record of God's miraculous activity. Alam niyo po ang dali-dali, ganun ng mga nagdudugo sa Diyos. Hindi lahat yan totoo. Tundan po, alin na nito po. Ngayon pala nagdududa. 3,500 years ang Bible. Marami na nagdududa dito. Buli ka na. Marami na nag-scrutinize. Kung ito, ordinary lang, patagal na ito nag-iba. But this book has stood the test of time. Dahil totoo. It stood 3,500 years of scrutiny and attack. And yet, the Bible remained to be the most widely printed, most widely read, and published in most languages, most number of languages. And sabi ng Bible, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. No person, no matter how intelligent, can create a Jesus. Ito mo kung tumira na itong gawa ng tao. Nakakreate ka ng karakter na kagaya ng Panginoon. Siyempre, kung karakter siya sa nobela mo, ikaw din nag-iisip ng sagot. Ikaw makakaisip ka ng ganun mga sagot. Ang karakter mo, ganun ang mga reaction sa every circumstance. Nakakreate ka ng isang karakter kagaya ng Jesus. Makakaisip ka na walang kasalanan siya o namang bago. Pero yun, napaka-grandioso kung sagot ng ito. Kino-condemn isang prostitute. Sabi ni Moses, dapat siyang mabuhin. Anong masasabi mo? Sabi ko, nagsusulat sa lupa, sabi niya, sige, ang walang kasalanan, unog-unog ng bago. Every time God would react, would reflect deity, would reflect God. Sino makakaisip na habang inaatake ang Panginoon, Father, forgive them for they know not what they do. That is not natural to man. Ang ginoglorify ng tao, yung gumagante, yung lumalaban. Yung nagre-revenge, yung nag-glorify sa mga ito. Pero ang Panginoon, ang sinasabi niya, Father, forgive them, for they know not what they do. Pag sinampal ka, ibigay mo ang kabila. Pag binato ka, sabi ng Panginoon, batihin mo ng tinapay. Pagkakaisip, you cannot create a Jesus. Be ready always to give an answer. Not only you know how to refute the gainsayers, refute the scoffers. Kung hindi man masay yung scoffer, magsalita ka for the sake of the people around who hears, who hear yung mga nakitunin para hindi sila mahawa. And then make a good arrangement of your truth claims. Irerefute mo ang kanilang mga paniniras, Biblia, sa Diyos. Pero ilatag mo ang mga claims mo. Ilatag mo. Yan ang apologetics. Kung hindi man masay, yung taong tumutulig sa sayo. For the sake of the people na nakikinig, na hindi sila makakawa sa kanya. Maraming maligtas ka rin. Sabi ng Bible, ipaglaban. Hindi naman ang pakayan, ano? Maraming nakamatay sa Kristiyanas, makikipaglaban nila. Pero hindi sila nakikipagpatayan. Namamatay sila dahil sa panilindigan. So ano yung faith na sabi niya, shield of faith, naniniwala, no. Dahil hindi po yan ang meaning dito ng shield of faith, no, atin pong gagamitin. Although, ang faith also means the body of truth na ating pangawagan. Between these two, mga kapit, at tinutukoy niya na shield of faith is the faith which means trust of God.
pananalig sa Diyos, sa kanyang salita at mga pangako. Huwag natin hayaang mauga. Pag meron, kasi po, ang mga araw na may apoy, ay tinutukol sa atin ng Satanas. Ayun yung mga temptation, sabi niya. Temptation yun. Tutusukin tayo, papanayin tayo sa Satanas ng mga temptasyon na mag-isip ng pangit. Instead of love, ilalagay na siya ito, itatempt ka niya na mag-hate. Itatempt ka niya na maging greedy. Itatempt ka na mag-covet. Itatempt ka niya na maging immoral. Itatempt ka niya na mag-doubt. Itatempt ka niya na patakot. Itatempt ka niya na maging malulungkutin. Itatempt ka niya na maging self-pity. Itatempt ka niya na mag-discourage. Hindi parang nakokontra yung rejoicing the Lord always. Okay, nice religious. Maraming temptation sa Satanas, mga kapatid. Pero para mamatay yung mga temptation na yan, you use the shield of faith. Kasi entertain mo yan, ang isipin mo yung mga pangako ng Diyos. Dahil hindi hangin yung pangako na yan. Tao lang ang pangako na parang hangin. Dahil hindi ma-carry out ang pinapangako. Pero ang Diyos, lahat ang pinapangako niya, kaya niyang i-prove. Kaya niyang i-deliver. Because He is a God who never lies and He is an omnipotent God. Alam niyo po ang faith, may practical benefit siya. Kayo hindi kayo away pero araw-araw, pinag-exercise ng faith. Pag kayo bumili ng pagkain, di ba may faith yan? Anong faith yun? Ang walang laso? Ang faith yan? Saan-saan nagagaling niya? Tutuhog na lang kayo kung saan-saan. Iniwala ko na walang germs ang sawsawa niya. Walang kepa ang huling tumusaw din niya. Kaya mo ng lugar, ang huling gumamit ng kutsara na ito, alam ko, walang kepa. Kaya gagamitin ko pa rin. Araw-araw, may faith ka eh. Asawa pa kayo sa bus na ito, dahil alam ko, ang bus na ito, road, di pa rin, nakakarating ako sa bridge. You exercise faith almost in everything. On the plane, on the bus, on the jeep. Even in eating food, you exercise faith. How much more it is beneficial if you trust God? Kung may practical benefit ang practical faith on things, on crossing a bridge, meron kang faith, how much more when you trust God? Because good is, faith is only as helpful and useful as the trustworthiness of its object. Kahit ang laki ng pananampalataya mo, kung ang object mo hindi trustworthy, walang saysay ang pananampalataya na yan. Because faith is only as good as the trustworthiness of the object. Ito tayo nagtitiwala sa mga bagay-bagay. How much more we should put faith on God. Because God never fails. Ang replano magpe-fail yan. Ang barko sasakay mo pwede mag-fail. Ang tulay na sinasampalatayanan mo, pag-ubuhat ka, pag-ubuhat na pag-ubuhat ka, pwede mag-fail. But when you put your trust in God, He will never fail. Ano ang pagdadaanan ng salita? Ang wisdom ng Panginoon ng pagdadaanan. Ang kakayanan niya i-accomplish ang kanyang mga buwag natin. Pag sinabi niya, Diyos ang Lord, dahil alam niya karami kang kahilangan at magtiwala sa kanyang mga salita. Sa lagi natin yung mga temptation na yun, ang pananampalataya ng salita. Be confident in God. Naging confident ka nga sa upuan mo na yun eh. Naging confident ka nga sa sinatan mo. How much more we should put confidence in God. Thank you.
Amen.